po ninyo, ako'y, I'm a frustrated writer. Daming sinabi, no? Okay, itong soundbite. Ito, unang-una. Binanggit niya, no? Di ba? Ang daming tubig yung ginawa ng tama. There is water everywhere and water nowhere. But, sinabi niya, water harvesting. Alam po ninyo sa India, 60% of the tubig na bubuli, dito 4%. 4%. At sinabi niyo sa Norris example niya, 80,000. Inumpit ko na. Alam po ninyo, mas mura pa ito sa Chita Vitiferio sa this morning. Ito yung 90 pesos per person for life. Right? And you buy the difference, di ba? 90 pesos per person for life. Ito, cheese nyo, yan, tapos na. Cheaper. And the other one naman, kinumpit ko 7,000. Kung wala kang tanabang, pamita na ko ba? And that one is the whole thing. It is so disgusting, isn't it? Disgusting, you're asking you one words, but there's no word being kind of. So like, kung soundbite ang gagawin niyo, you find out that there are these things exist. It's not being spread, right? Okay? And it's so cheap. Yun lang po. And I'd like to let you know that Institute of Water is new. And that's it. Yun po. So, I'm the one mixing it usually. He's the main guy. Danny Falcon. Well, isa-segue ko lang, no? The reason why I was in our town yesterday, dahil yung aking mga kalabaw, wala nang mainom na tubig. Yung aquifer, lumalalim. So, as we speak now, nagpapaon kami ng additional tubo. Palalim ng palalim yung aquifer. You can just imagine, walang mainom mga manok, ang baboy, ang mga livestock. Sa agriculture, yung palay, maasa sa ano. Pag tinutol mo yung pilapid, tatapon na yung tubig. No? Pagka-harvest mo na yan, tatapunin mo na yung tubig, pupunta sa saba, pupunta sa dagat. If we can have a reverse use of this water, saka yung irrigation natin, pagdating ng ulan, bagyo, yung overspill natin, open ka ng gates. Dapat merong sasado ng secondary irrigation, impounding system, tertiary, para pagdating ng tag-araw, meron tayong tubig. Alam niyo sa Amerika, if you've been to, nakabaga na kayo sa West Coast, California, nagkakagalit-kagalit na doon, hindi pwedeng magdilig ng garden. Kaya ang mga garden doon, plastic. Plastic yung damo. Nag-aaway na yung farmer at yung home, yung mga households, dahil inaago ng farmer yung tubig na inilimit. Pag nalagay naman sa inilimit, wala namang itatanim yung farmer. That is happening, and it will happen. Tayo po, ang dami nating tubig, ang dami nating ulan. Pabagsak ang ulan, pupunta sa kalsada, gutter yung kalsada, tuloy-tuloy ang bilis ng takbo papunta sa dagat. Kailangan po natin yung tubig na yun. There are so many other countries that are in trouble, and we cannot survive. That's why I find it very important to talk about water now, for the sake of the future. So, in-anticipate natin. Sana, ang ating gobyerno, tingnan yan. Yung rainwater harvesting. Nagkakagulo-kagulo na sila dyan sa Amerika. Nag-harvest na sila ng water sa mga rainwater. Tayo, dami nating ulan. 4% lang hinaka-capture natin. 60% sa ibang bansa. India. Kung hindi, boss, siguro, sabi nga ni Kayeng, sampung araw, wala kang pagkain, huwag ka lang magkaroon pagkawala ng tubig. Mabubuhay ka with tubig. But we are losing it. We're losing our water because we are not managing it properly. We have to manage our water for our food production and also for our human consumption. Titingnan po natin yan. Hindi natin nakikita na yan. But I tell you, the next 3-5 years or 1 decade, tingnan natin yung pinag-uusapan natin ngayon, makikita nyo na mangyayari. Tingnan nyo mangyayari sa inyo mga sa ating mga anak, ating mga apo. Ito po. Thank you. Thank you, President.